Magandang umaga, Zanina and Aljo. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Tuloy na pong nalubsaw ang low pressure area na binantayan natin itong mga nakalipas na araw. Dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yan nga po yung nagpaulan dito sa ilang bahagi po ng Luzon. Gayunpaman, ngayong araw, naku, tatlong weather systems naman na makakaapekto. Kabilang po dyan, itong tail end of a cold front na umaabot sa eastern section ng central at ganun din dito sa eastern section ng southern Luzon. Kasabay po nito ang pag-iral naman ng trough o extended part ng isang low pressure area na umaabot dito po yan sa may southern Mindanao. At ganun din itong northeast monsoon o yung hanging amihan na makakaapekto naman particular na dito sa bahagi ng northern Luzon. Dahil po sa mga weather systems na ito, mararanasan ng maulang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na oras. Base po sa forecast ng PAGASA, mararanasan ng maulap na kalangitan na magdudulot ng katamtaman hanggang sa paminsan ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito po yan sa Aurora, ganun din dito sa bahagi po ng Quezon, Camarines at pati na rin sa bahagi ng Catanduanes. Paalala po para sa mga residente ng nabanggit na lugar, magdoble ingat at maging alerto sa posibilidad ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na magdudulot naman ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog dito yan sa Metro Manila, ganun din sa natitirang bahagi pa ng Calabar Zone, natitirang bahagi ng Bicol Region. Ganun din dito sa Mimaropa. Same weather condition din ang mararanasan dito po yan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao at ganun din sa bahagi ng Sauk Sargent. Inaasahan naman po natin sa natitirang bahagi pa ng Luzon yung mga may hinang pag-ulan na dadalhin itong hanging amihan. At para naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan po natin ang generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, merong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At dahil pa rin po sa presensya nitong hanging amihan, nakataas po ngayon ang gale warning. Dito yan sa seaboard ng Northern Luzon at ganun din sa eastern seaboard ng Central and Southern Luzon. Ibig sabihin po niyan, sa mga areas na ito mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, kaya hindi muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Ngayon kung titingnan naman po natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ayon kay PAGASA weather forecaster Meno Mendoza, within the next 2 to 3 days ay wala naman pong nakikita o nagbabadyang sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto dito sa ating bansa. Pero patuloy po nating binabantayan na ito pong low pressure area na malapit dito sa bahagi ng Mindanao. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. Samantala, isa ka ba sa mga nagsimba kanina after ng mass? Ano bang balak mo para sa mga didiretso sa pamimili ng mga pangregalo at panghanda sa Pasko? Alamin po natin ang inaasahang lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon, para sa Olonga po asahan ng 24 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa Tagaytay, inaasahan po natin magiging maulap ang kalangitan at maapektuhan po niyan yung agwat ng temperatura sa pagitan lamang ito ng 22 to 28 degrees Celsius. Dito naman sa mga nagsimba sa Baguio City, inaasahan po natin sa mga susunod na oras mararanasan ng 15 to 22 degrees Celsius. At dito naman sa Metro Manila, asahan ang 24 to a possible high of 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas, sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Kapareho po yan dito sa Iloilo at ganun din sa Bacolod. Dito naman sa Metro Cebu, inaasahan po natin ang 25 to 31 degrees Celsius. At panghuli natin dito naman sa Mindanao, para sa Metro Davao, asahan ng mainit na panahon. Yung temperatura kasi, posible po yung umabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Gayunpaman, paghandaan pa rin ang pagkakaroon ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman sa bahagi ng Cagayan de Oro, yan po ang City of Golden Friendship. Para sa mga mamamasyal mamaya, inaasahan ng temperatura ng abot ng 24 to 31 degrees Celsius. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Bisyon. Ako po si Amor Larrosa mula dito sa PAGASA Media ng Bayan.